dito na ako dito sa sakayan nila ng mga trains, metro. Good morning, everyone. So, nasa Amsterdam na ako. Ay, grabe, naiiyak ako. Ang dami kong pinagdaanan. Parang mali talaga yung decision ko sa buhay eh. Yung mag-night bus ako, ganyan. Ang daming pangyayari bago ako nakarating dito. Pero thank God, safe naman. Tapos may tumulong sa akin dun sa main train station kasi nga hindi tinatanggap yung card ko. Pero ang sarap lang sa pakaramdam kahit wala akong tulog. Kasi first time ko mag-travel alone. Anyway, ang ganda. Iyak ako. Is my room for 4 days? Yes, ang ganda naman. Sobrang liit niya lang for its price. Pero kasi 'di ba, Central Amsterdam sobrang mahal talaga. Tapos ang ganda rin naman ng view niya from the outside. Gusto ko lang rin i-highlight yung hagdan dito sa hotel. Sobrang steep. Kung napanood nyo na yung story ni Anne Frank, ganito rin halos yung hagdan. Sobrang pang isang tao lang. Nagbuka ko ng ticket to Immersive Museum. Isa siyang digital immersive, audiovisual art exhibition ng mga different artists, most especially ni Vincent van Gogh, yung life story and famous art masterpiece niya.
Nung unang dating ko dito, sobrang gulong-gulo ko. Yung bus nasa taas, yung metro, hindi ko malaman kung nasaan. Parang yung daanan niya, papuntang mga shop, ganyan. Yung pala yung pinakadulo nun. Yun yung parang metro station and all. Tapos nagmamadali ka kasi hinahabol mo yung bawat minute. Kasi ang dami mong dala. So ngayon, medyo okay naman. Thank you, Lord. Hindi na muntik na ako bumalik ng Germany. So, this was my first proper meal for the day. Sobrang pagod na ako from the sleepless night sa bus papunta dito at sa ligaw-ligaw at takbo-takbo moments ko. I was so excited to end the day with a meal and good sleep. Hirap na ang saya mag-isa, no? Ang hirap kasi walang magbibideo sa'yo, walang pwedeng humawak saglit ng gamit mo, walang magna-navigate kundi ikaw lang. Masaya kasi kaya mo naman din pala ng ikaw lang. Good morning, everyone. It's my second day in Amsterdam at nag-join ako ng tour. Kasi it's gonna be so far from the central at feeling ko hindi ko siya magagawa ng mag-isa. So, nag-join ako ng tour, field trip, ganyan. Nasa bus na kami. Isulat ko na lang kung ano yung specific na pinukong tour via Klook. From the cheese. And we'll do some cheese tasting right afterwards, but not in Eden. Yay! Gutom na ako, charot. So, let's get going! Yay! God, please be with us! Ayun, sa sobrang takot kong mag-CR sa kung saan-saan, feeling ko dehydration ang ending ko nito after the day kasi wala akong baong tubig, hindi rin ako nag-breakfast, coffee lang. This is the Netherlands, it's 12 provinces. And this is Holland, it's this part. The most important part of the Netherlands. Tama-tama, gutom ako eh. Very good cheese. When you take it another time, take it again. And then what is cheese? Yes, then it's gonna be more sweeter. Napakain ako ng goat cheese. Sarap to. Cannabis para los niños. Fenugreek. Cannabis cheese for you. Happy cheese. Happy cheese. Fenugreek. Fenugreek. You know it, what fenugreek is? It's a plant that tastes like a nut. A walnut is a plant. During the tour, they have given us 2 hours to roam around the place on our own and to eat late lunch as well. Tinikman ko yung famous Dutch healthy street food na herring. Hindi ko naubos unfortunately kasi nalipasan na ako ng gutom tapos walang laman yung tiyan. Kaya ayun, hindi tinanggap ng sikmura ko yung hilaw.
tayo ng ending fried seafood. And that was it. That was the tour. Uy, grabe, hindi ko in-expect na sobrang ma-enjoy ko yung Holland. I was so glad I booked this tour. Sobrang skeptical ko nung una kasi nga akala ko sobrang mabilisan kasi limited yung time. Pero surprisingly, I enjoyed it. Sakto lang yung oras, yung flow ng tour. Satisfied naman ako overall. Perfect siya if you guys would be staying in Netherlands for just a couple of days. Liberation Day rin today, kaya dumaan na rin ako sa labas ng bahay ni Anne Frank. Grabe no, yung freedom na meron tayo ngayon, yun yung freedom na sobrang pinakahihintay nila noon. Okay, going back to the hotel, sabi nila wag daw papaabot ng gabi sa Amsterdam. Kasi totoo pala, nakapaggabi nag-iiba yung paligid. So for a female solo traveler, wag papagabi.